Hello po. Hi, Maharlikans. Hello, Pilipinas. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, at Sabah at sa lahat po ng magigiting na OFW. Mabuhay po kayong lahat at usap po ulit tayo. So ngayon po ay si Pangulong Duterte ay magsasalita sa ASEAN Summit. But actually, nag-aantay yung mga tao. Minomonitor ko. Pero bago po siya speech si Pangulong Duterte ay pag-usapan po natin yung mga issue na binabato sa kanya ng mga ulupong na kultong dilaw na walang ginawa kundi ang kumontra para sa pagbabago ng ating bayan. So unang-una yung state of lawlessness po na dineclare ng ating Pangulong Duterte sa ating bansa. Alam nyo po, sinisensationalize na naman ng mga kultong dilaw ang tungkol sa batas na ito. Actually, napakadali lang naman po intindihin. Ang batas na ito ay kahit hindi tayo abogado, ang purpose ng batas na ito ay bigyan ng power ang mga military natin, ang mga AFP natin, para po magkaroon ng karagdagang checkpoint sa ating bansa. Bakit? Para nga po maiwasan itong terorismo na gawa ng mga salot sa lipunan na mga, you know, definitely po ang mga behind nito yung mga against sa Pangulong Duterte, yung mga nag-u-oppose para sa pagbabago. So ito po, ang mga dilaw na ito ay patuloy na nililingkis ang ating gobyerno para sa ating pagbabago. So sino pa po ba? Etong si Dilimaw. So nagpa-interview po siya sa CNN. So para po sa kalaman ng lahat, ang CNN po ay affiliate po niya ang ABS-CBN. So ito po ang mga oligarkiya ay sama-sama pong sisira, okay, sa imahe ng ating Pangulong Duterte. At ang sinabi po ni Dilimaw doon, binanggit po niya doon na parang inaakusahan siya na wala pong ebidensya. Pues antayin natin. Antayin natin, Dilimaw, kung paano ka gigisa sa iyong sariling mantika. At ang binanggit po ni Dilimaw doon, yun po yung mga namatay na mga drug pushers na sinasabi nga po nila na extrajudicial killing. Pero base po sa kanyang interview, at syempre doon sa interviewer, si Amanpour, ay hindi po napag-usapan yung mga biktima ng droga. Okay, ang pinag-usapan po yung mga pushers, ang mga involved sa droga na katulad niya. So dito po ninyo makikita na ang oligarkiya o yung mga kultong dilaw na mga gustong isakatuparan ang kanilang plan B ay lasunin ang utak, okay, ng international community. So dito po ay kitang-kita ang mga hayop na ito na gusto talagang pabagsakin at ilugmok lalo ang ating bayan na pilit na binabago ng ating bagong administrasyong Duterte. Sino pa ang gusto niyo pag-usapan? Itong si Risa Hontivirus, actually. Siya po isang virus sa lipunan. Bakit ka mo? Napakasinungaling po ng babaeng ito na nagsasalita pa sa mga graduates o sa mga college students o sa mga estudyante na siya daw po ay lumaban nung panahon ng martial law. Base nga po sa mga pag-check sa kanyang record, siya po nung panahon ng martial law ay musmus pa lamang. So like 1966 po siya pinanganak, so martial law was declared 1972, so 12 years old. Ito po ay malinaw na pagbi-brainwash sa ating mga kabataan. Ito po ang gagana to ay dakdak ng dakdak na hindi iniisip ang kanya mga sinasabi. Siya po ay nanglalaso ng ating mga kabataan. Siya po ay nagbabanggit doon, binanggit po niya yung certain biktima ng martial law. Hoy, virus, hontivirus, bakit hindi mo banggitin ang mga, again, ang mga biktima ng Hacienda Luisita, yung mga biniktima ng kultong dilaw na amo mo? Hindi iisang tao lang ang binabanggit mo. Sabi ko nga, sa bawat administrasyon, sa kahit anong bansa, may mga nabibiktima. Okay, may mga ganong mga pangyayaring na mga biktimang like yun nga yung sinasabi mo sa martial law na yon, pinag
pinagsisinungalingan mo. Sino pa? Itong latest, itong reporter ng Reuters, okay, yung lalaking yon, unang-una, sinabi na mismo ng Pangulong Duterte na ang topic, definitely kahit hindi sabihin ng Pangulong Duterte, ang topic kung ano lang yung topic nung panahon na yon, yun lang dapat. Like ASEAN Summit. So ang tanong niya po, yun nga, alam naman natin lahat, extrajudicial killings na yan, which is sinisensationalize nga po ng mga kultong dilaw. So dito po ninyo makikita, dito po natin makikita na gumagapang talaga ang pera. Okay, ang kultong dilaw, gumagapang po sila para sirain ang ating Pangulong Duterte. Okay? Sila po ay nagbibigay ng ibang impormasyon sa ating mga sa international community at sa international media, at definitely nakikipagsabuatan po sila para i-twist o ibahin po ang konteksto ng sinasabi ng salita ng ating presidente. So ito po ay malinaw na malinaw po talaga na ang mga kulto na ito ay atat na atat po silang ipatupad na ang kanilang plan, but isiksik na yung pesting lugaw queen na yan na nanalo sa Pandaraya. And I hope nga lumabas na itong petisyon at protesta ni BBM at nang mapatunayan na sa buong bansa at sa buong mundo ang kahayupan na ginagawa ng mga kultong dilaw. Okay, at saka diyan sa mga page na mga walang balls, na walang mga bayag na nagtutulig sa kay Mayor Duterte, okay, o sa ating gobyerno, magpakita kayo ng mukha. Hindi kayo nagtatago sa, you know, sa likod ng mga trolls account o mga, you know, mga bayarang mga account ng kultong dilaw. So wala kayong bayag, mga duwag kayo, mga peste kayo. So anyways, ganun lang po, at mabuhay kayong lahat, at nakakagigil ito mga hayop na kultong dilaw. Gusto talagang pabagsakin ng ating Pangulong Duterte na 2 buwan pa lang nagsiservisyo sa ating bayan. Talagang atat na atat silang mga kurimaw sila. So yun lang po mga kaibigan, mga kamaharlikans, mga kababayan. Huwag po tayong magpapaniwala. Okay, sa mga kultong dilaw na gumagapang po sila, gumagawa po sila ng mga pages para guluhin tayong mga naniniwala sa tunay na pagbabago. So again, mag-ingat po kayo at tuloy ang laban. Nagsimula na po tayong lumaban, huwag po tayong matakot. Sabi nga ni Mayor, ni President Duterte, talagang para sa pagbabago itataya niya yung buhay niya, at kung talagang mamamatay ang bawat tao, kung mamamatay tayo for a cause, 'di ba? Sabi niya nga yung buhay niya ay para sa mga Pilipino. So ganun din po tayo, huwag po tayong matakot, dahil kung tayo po ay mananatiling takot, wala pong mangyayari sa atin kung hindi tayo lalaban, dahil po ang kalaban po natin mga ahas, mga sawa. Okay, mga ulupong po sa ating bayan na 30 taon po tayo pinahirapan, nilugmok ang ating bayan, at ang mga susunod na henerasyon, pag hindi po napigilan itong paggapang ng mga dilawa na ito, kawawa po ang mga susunod na henerasyon. Kaya po, mabuhay po tayong lahat na mga lumalaban. So yun lang po, at magandang gabi sa inyong lahat, magandang araw, mabuhay ang buong Pilipino at Pilipinas.